Paskong Pasko na mga ka-simple, and today magluluto tayo ng malagkit but not kakanin. Gagawa tayo ng Ilonggo style arroz valenciana. Let's start cooking. Ito talaga festive dish to siya. Hindi lang siya panghanda ng Pasko, pang piyesta din or mga special occasion sa pamilya. And meron akong malagkit dito. Yung ginawa ko ay binamad ko na siya ng tubig for around an hour to 3 hours. Yung problema mo kasi, pag nagluluto ko ng ganito, yung sabaw kasi natin, yung stock kasi natin, may tomato sauce, may kung ano-ano, naging very rich siya. So, mahirap siya i-absorb ng kanin. Kaya minsan, pag nagluluto tayo ng ganito, anong resulta? Ay, hilaw yung loob. Kaya, ginagawa ko is dalawang method. Yung una, ito ginagawa ko, binababad ko yung aking malagkit ng isang oras, hanggang overnight, no? Sa tubig lang or sinasain ko na yung aking kanin prior, no? At halo na lang siya. But today, gagawin natin yung old-fashioned style. Gisa-gisa lang tayo and saing. Oh, so, aking rice with our turmeric. Pangpakulay natin yan. Luyang dilaw. Aking chicken, ito siya. Filet na to siya. Wala na siyang bones. Season with salt and pepper. Salt and pepper. So, ito talaga tawag niya arroz valenciana, no? Minsan may version nito may gata, which is called the bringhe. Yan, magluluto na tayo, gisa. So, pag nagigisa, mantika. Then, gisa natin yung ating chicken. Ang chicken natin ay seasoned. Hindi pwedeng hindi seasoned. Then, itatabi natin siya. Kasi later on, i-arrange natin siya. Chicken. So, gamit ko dito leg quarter fillets, no? Pwede mong haluan din ng breast para may red and white meat ka. Tatabi natin. Then yung ating atay. Yung ating atay, again, season. And gigisa din natin. Yung atay kasi, pag na-overcook, nagiging magaspang, no? Nagiging grainy. That is why gusto ko, lulutuin ko siya, partially cooked, at itatabi ko siya, no? Then later ko na siya ihalo ulit sa aking rice. So, our thigh is done. Tatabi natin. Half cook pa yan, ha? Hindi pa siya fully cook. Ngayon naman, ang ating chorizo Macau. Ayan. Medyo marami. Ayan, no? Pag naluto na yung ating chorizo Macau, tatabi din natin. Pwede din dito, chorizo Bilbao. So, now, gisa tayo ng ating sibuyas at bawang. Yan. Pag medyo naluto na yung ating bawang at sibuyas, dadagdag natin yung ating rice. Gisa natin yung ating rice. Paprika. Ito, gusto mo namang lalagyan natin ng konting cayenne pepper. And very important, ma-asinan din natin yung ating rice, no? Now, it's time to add our raisins and our tomato sauce or tomato paste. And ito, kung ano kadami yung aking rice, gandun din kadami yung aking chicken stock. So, ito, chicken stock. Lalagay ko na siya. Stir, stir, stir. Tatakpan natin yung ating rice and sasaingin like normal rice. So, ito kumukulo na yung ating rice. Two challenging parts of this recipe is one, paano masiguro naluto yung kanin na hindi chalky sa gitna, which is solved by soaking your rice ahead of time or sasaingin mo na siya partially cooked, no? Solved na siya. Pangalawa, yung timpla. Kasi minsan, naghalo-halo tayo, matabang siya, haluin mo siya, nadudurog yung rice. So, what do you do? Before you do anything else, pag kumulo na yung inyong rice, bago mag-in-in, titimplahan mo siya. Titikman mo muna, ha? Kulang ng alat. Gagamit ako ng patis. So, while watery pa siya, matubig pa siya, titimplahan ko na siya. Kasi pag
nag-in-in na siya, then hindi mo pa siya natimplahan ng maayos, what's going to happen? Mahirap ka nang mag-adjust ng seasoning kasi ang hirap na i-blend together everything pag luto na yung kanin. Ito, mabilis lang to. Taste! Patis yung gamit ko para mas masarap. Mmm! Konting salt and pepper and it's done. Ito pa lang. Masarap na siya, di ba? Check natin yung ating rice, ha? How far pa siya maluto. Konti na lang. Because we soaked the rice earlier, mas mabilis siyang maluto. So, ating rice, as soon as it boils, ganyan, natimplahan mo na siya. Papahinaan na natin yung ating heat. Yan. Let's check, no? Pakonti ng pakonti yung ating liquid. Look at that. Oh, very nice, oh. Patayan mo na hindi tumutong. Yan. Now, gagawin natin, dadagdag na natin yung ating mga sahog. Look at that, ha? So, chicken. Magtira tayo ng konti for decoration. Chorizo. Then, atay. No? Yan. Pati yung mga katas. Bloody siya ng konti. Don't worry kasi hindi pa naman tayo tapos magluto. Mix-mix natin, no? Ganda ng kulay, oh. Look at that. Add green bell peppers, red bell peppers, and our green peas. So, ito, konti na lang, mag-in-in na yung ating rice. So, ito siya. There are two options again. So, pwede mo, iiwan mo ganyan. Alam mo na siya, timplado na siya. Nahalo mo na yung lahat ng ingredients mo. Kulang na lang dito is to cook the rice. So, tatakpan natin. Option one. But option two, gagawin natin mas bongga. Lilipat ko tong aking pot. Yan. And meron akong isa dito, lined with banana leaves. And yung gagawin ko dito ay, di ba may natira tayong mga meats. Now, I will arrange. Arrange natin siya. Nice, no? Yung red, makita yung green. Green peas. Our chorizos. Daming sahog, oh. Liver. Nagyan natin ng egg. Pwedeng ganyan. Pwede ding pabaliktad. Add your egg. Diba? Then now, it's the time we will add our malagkit on top. So, dito na siya. Mag-i-in-in. Ito pang project nito sa Pasko, ha? Yan, oh. Sobrang bango ng ating Valenciana. Press down natin. And all the flavors will come together. Tingnan mo ha, hindi siya matubig ha, hindi siya watery. Tama lang yung luto niya. So yung ginagawa natin dito ay we want to cook the rice through in-in to let it set. All the flavors coming together. And the most beautiful part is magkaroon ng magandang crust underneath. So pag binaliktad natin, para siyang parol. Ayan. So, lulutuin natin siya mga 10 to 15 minutes slow fire. So, gusto natin yung may crust, no? Medyo may tutong sa ilalim. Then, pag binaliktad natin, yun ang presentation mo. So, naluto na yung ating arroz valenciana and we let it rest for a few minutes, no? So, para mag-set siya. Look at that, no? Very nice. May bandihado tayo. Dapat bigger. Wala akong bigger. Pero, moment of truth. Ito yung gagawin natin. Yan. And, babalik ta rin natin yung ating valenciana. Dapat, kailangan mo mag-diet bago mo gawin para hindi tumama yung handle sa chan mo. Pero, sorry, Pasko. Santa Claus ang peg ko. One, two, ready? Good luck to me. Oh. Ang bango. Parang amoy bibingka, no? Because of the banana leaves. And moment of truth. Look at that. Dito na, ha? Are you ready, guys? Babalatan na natin yung ating arroz valenciana. Little by little. Careful. Huwag magmadali. But it's beautiful. Oh my gula. It's so masarap. Patience is a virtue. Look at that. Ganitong cake, okay lang sa akin. Di ba? Lagyan mo na ng candle. Di ba ang birthday?
Pero ito siya, kanin at ulam in one. Ito, wala na masyadong gumagawa nito. Lalo na itong pinabaliktad na style. Kasi ito talaga yung masarap, di ba? Yung medyo mga tostado, yung tutong. Yan talaga yung extra yumminess. Konting effort lang nga, pero it's time for me to taste. Alam kong masarap siya, pero gusto ko lang talaga kumain. At saka gusto ko dito yung raisins. Ewan ko, some people don't like raisins. Pag ayaw nyo, huwag nyo nang lagyan. Kaya ko ba? Oh! Mmm! So, nice, very sticky yung ating rice. Savory siya. It's not as sweet as a bringhe kasi wala siyang coconut milk. Pero, there's the kick from the cayenne pepper, yung, oh my God, with the raisins and the chorizo macao. Ang sarap. Very complex. Such a festive dish. Try to recreate old classics this holiday season and try this recipe of Ilonggo style, arroz valenciana, simple! Please like and share my videos, and if you like more recipes like this, please click here to subscribe and don't forget to hit the bell button to get notified. Simple!